The more knowledgeable you are, the more analytical you become. Blue Sky Knowledge, your daily dose of useful knowledge. Subscribe now! Kumusta kayo dyan, mga bro? Para makatulong tayo sa pagsugpo sa COVID-19, kailangan muna nating mas maintindihan ang mekanismo ng sakit. Bakit ba namamatay ang mga tao sa COVID-19 at sa ibang coronavirus-related disease? Ayon sa mga pag-aaral, hindi ang pagsira ng virus sa baga ang dahilan ng pagkamatay ng mga infected ng coronavirus. Ang nagiging dahilan kung bakit namamatay ang mga tao sa COVID-19 ay dahil sa implikasyon na dulot ng hyperactive immune system o pagiging sobrang aktibo nito. Sa kaso ng COVID-19, namamatay ang tao dahil sa inflammation o pamamaga ng baga dulot ng sobrang aktibidad ng immune cells para tanggalin ang virus sa parteng ito ng katawan. Ito ang dahilan, mga bro, kung bakit mas madaming namamatay na matanda kaysa mga batang infected ng COVID-19. Fully developed na kasi lahat ng immune system ng mga matatanda. Kabaliktaran naman sa kaso ng mga bata. Technically, dapat ay depensa natin ng immune system mula sa mga virus tulad ng SARS-CoV-2. Pero dahil sa hyperactivity, nakakapinsala lang ito, mga bro. Dito naman pumapasok ang vitamin D. Ayon sa pag-aaral, may kinalaman ang kakulangan ng vitamin D sa pagkamatay ng mga tao dahil sa COVID-19. Ito ang dahilan kung bakit maraming namamatay sa Italia sa kabila ng napakagandang health system doon. Vitamin D deficiency ng mga infected patients. Ang vitamin D, mga bro, ang pumipigil sa immune systems natin para maging sobrang aktibo sa paglaban sa mga virus. Siyempre, tumutulong din ang vitamin D sa pagdevelop ng immune system. Bukod sa sikat ng araw, rich source ng vitamin D ang mga fatty fish tulad ng salmon at tuna, dairy products, cheese at egg yolks. Pero huwag naman tayong OA, mga bro, sa pag-intake ng vitamin D. Tandaan natin, lahat ng sobra ay masama. Sana'y makatulong ito sa inyo, mga bro. Hanggang sa muli, ito ang Blue Sky Knowledge.